Okay guys, meron kasi nag-request, isa-share ko daw yung experience ko. Finally, na-approve na din. Allowed na din ako makalipad dito sa Japan. So, yun guys. Doon, naghihintay namin ng 4:30 AM na yung flight. At naghihintay namin ng boarding. Hindi naman masyadong maraming pasahero yung pa-Kansai. So, 4 oras ang biyahe. So, yun guys. Ang feeling ko nung nasa taas na ako. Gabi talaga yung prayer ko. Prayer. I know my family also pray for me. Then, mga kaibigan, mga pinsan, salamat sa inyo sa prayer niyo. 3 seats, yun. Tapos, wala akong mga katabi. So, ibig sabihin, pag saan pa pwede talaga, pwede pala kami matulog. 3 seats yun, bakante. So, yun sabi ko sa mga crew, pwede ko bang matulog? Saan, pwede po. Nakatulog ako, pero yung pikit yung mata ko, pero yung isip ko, ikot na ikot, ganun. What? Hindi pa rin ako nakatulog. Nakapagnap naman. Palagi ko mag-check ng oras. So sabi na, okay, mga ilang ano na, darating na tayo sa Kansai Airport. Sabi ko, wow, ito na. Japan na Japan. Yeah. Check ako sa phone ko. Kala ko wala akong signal sa tatlong SIM card eh. May tatak na R. Naka-roaming pala yung tatlong SIM card ko. Yung smart yung isa, tapos yung dalawa. Ano, ang Globe. So, naka-roaming. Kasi nag-alala ako paano ko siya kukontakin pag nandito na ako. Pero alam naman yan yung oras ng flight ko. Naagahan kami pagdating. Supposed to be 9:45. Yeah, 9:45. Dumating kami ng 8:56. So, naagahan yung pagdating namin. Kasi siguro, hindi lang yung pasahero. So, paano ko siya kukontakin? Wala akong, hindi ako makapag-contact. So, bahala na to. Importante, makalabas na ako. Nandun ako sa exit na lang ako maghintay. Tapos, ayun guys, hindi ko alam anong gagawin ko. Eh, syempre, buti na lang, mayroon akong nakilala na galing Davao. Kansai din. Bisita siya ng kapatid niya. Tapos, ayun, sumunod lang kami sa mga tao kung saan sila pupunta. Wait, asan kaya tayo? Eh, bigla akong, ma'am, tinawag ako nung yung taga Davao na ano. Sabi niya, oh, saan tayo pupunta nito? Hindi ko rin alam. Saan kaya kunin yung baggage ko? Sumunod lang kami, yun guys. Sumunod lang siya, kung saan yung maraming tao, doon talaga kami. Yun, sumakay kami na Shuttle train. Pag bus, shuttle bus. Pag train yun, shuttle train. Hindi ko alam anong pangalan talaga nun. Sa akin lang yung shuttle train. Yun. What? Tapos, first time. Ganito pala. Ayun guys. Hindi kami nagbala tayo. Na, first time talaga. Ayun. So, follow lang kami. Sumunod lang kami sa mga tao. Pagdating guys, may foreign passport. Tapos may Japanese passport. So yun, pag foreign passport ka, ibang ano mong linya mo pag Japanese dun sa kabila. So nag-guide, mayroon mga Japanese dun na nag-guide. Tapos dun, pagdating dun sa immigration, kasi yung mga foreign passport, dadaan sa immigration. Yun, ang unang hinahanap is QR code ng immigration. So yun, tapos na ako ng fill ups, madali lang kasi i-scan ko na lang yun. Tapos yung iba na walang pang QR code, so meron silang pinifilapan. So yun, yung pinakita ko yung QR code ko, so in-scan na lang. After doon, passport ko, tapos pinipicture lang. Ayun. So okay na yung sa immigration ko. So okay na yung immigration ko. Yung bagay, kunin ako muna. Tapos, nag-proceed ako sa custom. Yun, pangalawang QR code. Hiningi niya yung QR code. Tapos, tinatanong niya sa akin, ilang araw ako magstay? Sabi ko, 90 days. Anong gagawin? Magtutour, sightseeing, sinong nandito, fiancé ko. Yun, parang same questions din dun sa Pinas. Tapos, ito lang bang yung bagahe mo?
isa lang ba yung bagay mo, tsaka yung hand carry, isa lang siya. Opo. Sabi ko, ay, English ha, English yung. After noon, wala ka bang ganun na mga liquid or ano pang nasa loob ng bagahe? Sa wala po, sabi ko. Itapos na akong nag-fill up sa ano sa Visit Japan web. Yung ano, yung passport ko, may tinatak siya na yung dating ko. So, bali nagsimula no, yung day 1 ko, pagdating ko talaga dito. So, day 1, July 11. So, yung visa ko is for stay here is 90 days. So, July 11, nilagay niya doon ang pabalik sa Pinas is October 9. And then, yung ticket ko is October 7. Binabakwar namin yung ticket ko pa balik sa Pinas. Tapos yun sa immigration, October 9. So, 10, 11. Yun. So, 11 ako mag-i-end ng 90 days. So, 9 ako babalik doon sa Pinas. Okay na. Palabas na sana ako, pero hindi ko alam kung saan ako lalabas. Lalabas. Sa saan ko lang? May exit na. May exit na nga ito. Ba't walang, ano, walang pintuan? Sabi ko. Sorry guys, first time. Hindi ko alam ganito pala eh. Tapos, tumingin ako sa likod ko, may nakasunod sa akin. Siya yung pinapauna ko. What? Ito nalaman nga. Tumatik pala yung mag-open, parang nahiya sa likod. First time. Experience, first experience na lang. So, yun, after niya, sumunod na ako. Ah, ganito pala. So, yun, naghintay na lang ako dun sa kanya. Biglaan ko siya nakunta kasi may nag-pop up sa phone ko na may free data usage, so pwede ako makatawag dun. Yun, natawagan ko siya. Usan ka na? Sabi niya, in 10 minutes, nandiyan ako. Sige, maghintay lang ako sa labas. Pwede ka mag-connect ng wifi dyan sa Kansai Airport, may free wifi dyan. So, nag-connect ako, pero hindi ako makapag-send. Iwan ko bakit. Hintay ko na lang talaga siya dun sa labas. After 4 years na hindi kami nakita since 2019. So, ngayon pa lang kami ulit nakita. So, ayun. Sabi ko, sana kaya siya. Nung nakita ko na siya, walang, puro-puro walang imig. Yung speechless, ganun. Siguro, hindi makapinawala na nakarating talaga ako. Ano, niyakap niya ako. Siyempre, for how many long years, hindi kayo nakita. So, sabi ko, parang wala siyang sinabi. So, ako na lang yung nagsalita. Sabi ko, okay na, it's okay. So, let's go na din. Sabi niya, no, I need you to hug more. Uh-oh. So, kasi hindi daw siya makipaniwala na nandito na daw ako, finally. Kita na talaga kami, yung effort, yung mga failures na encounter namin. Finally, nandito na rin. Tayo na kasi, ano, pagod ako sa biyahe, ganun, jet lag. So yun, as in, nakakapagod talaga pag biyahe. As in, jet lag na jet lag. Tour niya ako sa airport. Welcome to Kansai Airport, Japan. Punta kami sa taas. Sabi ko, gutom ako. Wala akong agahan. So, gutom na talaga ako. Maghanap kami ng kainan. Yun. Sabi ko, huwag tayo dito sa airport. Mahal ng pagkain dito. Sabi ko, try lang natin. Try nga. So, yun. Mahal nga. Balik na naman kami. Ay, ako. Bababa na naman. Ano? So, yun. Nag-design na kami. Sa labas na lang ito. Kain tayo sa airport. Kain. So, punta tayo sa ano? Aeon Mall. Wow. Tour niya ako sa Aeon Mall. Okay. My day one in Japan for the next video. Okay. So, thank you guys. And maraming salamat. See you next video. Bye-bye. God bless.